So, tayo po ay nasa simula ng ating buwan ngayong November. Happy November! Sabi mo sa katabi mo, Happy November! Wala nang magtatakutan dito, no? Hindi tayo nagtatakutan pag November. So, ang November po sa atin is very special. Thank you, worship team. Very special po ang November sa atin. Why? Nabanggit po kanina ni Ate Mariel and Kuya Tope that we are about to celebrate our 34th anniversary. Palapakan po natin ang Panginoon. In a few weeks time, magka-countdown na tayo. Sino dito ang 34 years nang nasa church? Wala. Wala pa. Sino dito ang mga 10 years pataas? 10 years pataas ang nasa church. Palapakan naman natin yung mga 10 years na nasa church. Wow, yung iba siguro 10 years old ka, dito ka na talaga nagkaisip. Sino po dito ang below 10 years nasa church? Taas ang kamay. Palapakan po natin. Sige, come on, let's give God glory dahil whether 10 years ka or less than 10 years, you are part of this family. Amen? Kaya nga, habang tayo, habang papalapit na yung big event, sabi mo sa katabi mo, big event. Big event yun. Kaya dapat, bongga rin yung ano mo doon. Pormahan natin nun, no? So as we prepare for that big event, kung saan nabibuild up yung excitement, tignan mo nga yung nasa kabilang side naman. Kabilang side. Na, mukha bang excited na yung katabi mo? So habang nabibuild up ang ating excitement for November 18, we're gonna keep on building the kingdom of God brick by brick. Sabi mo nga, brick by brick. Ano ibig sabihin ng brick by brick? Unti-unti. Okay? As in literal na brick. Yung isang piraso ng brick, by brick, by brick. So slowly. Dahan-dahan. So last week, si Pastor Rates shared to us a very important, some very important insights patungkol po sa saan. Sabihin nga natin, saan? Where can we build the kingdom of God? Yun yung shinare niya sa atin last week. So meron siyang tatlong shinare. Pwede ba nating pakita yung tatlong shinare ni Pastora? Okay, I have some bricks here. So nagkaroon po tayo ng ilang na-introduce na sa atin, saan ba natin pwede i-build, i-establish ang kingdom of God? So una, our own lives or personal lives. Sabi mo nga, buhay ko. Tapos pangalawa, families. Sabi mo, buhay ng pamilya ko. Yan, so to your families. And last, na medyo hindi nakarelate yung mga kabataan, pero kailangan din yon is in the workplace. So to sa mga nagtatrabaho dyan, sabihin mo, buhay ng mga katrabaho ko. Okay, so may mga workers po tayo dito. Kaya nga, this afternoon, itutuloy natin yung paglilay ng foundation when it comes to the question of where. Saan ba natin pwede pang i-build ang kingdom of God? So I'm gonna share with you the three C's. Sabi mo nga, the three C's. Parang ano yun, may commercial. The three C's, where else can we build the kingdom of God? As kingdom ambassadors. Wow! Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, bilis! Yung katabi mong yan ay isang ambassador. So, Englishin mo yan. Joke lang. So, yung katabi mo, matindi yan. Kasi, ano yan? Ambassador. Two weeks ago, I introduced to you yung tinatawag na we are kingdom builders. Kingdom builder. So, ikaw, tulad na kanina, you allow God to build this kingdom sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga nasa workplace mo. That is part of kingdom building. That is you, sabihin mo nga, that is me. That is you as a kingdom builder. But, hindi ka lang kingdom builder.
you are also a kingdom ambassador. So kingdom builder plus kingdom ambassador, bilang mahilig ako sa math, okay, equals, ano equals? That is, next, you. Ikaw, miss, ako yung tinuturo niya. Kahit umilag ka, okay, kahit iwasan mo siya, nakatutok pa rin yung daliri niya sa'yo. Parang si Mona Lisa, kahit saan ka to tumingin, nakatingin siya, kahit tumingin ka dito sa gilid, tumingin ka dun sa kabilang side, si Mona Lisa, tinititigan ka daw. Wow, creepy. Pero, ang Panginoon, sinasabi niya, if you are a kingdom builder and you are a kingdom ambassador, then you are part of building His kingdom. Bakit? Bakit ka kingdom builder at kingdom ambassador? Why? Because, listen to this, God wants you to build His kingdom kahit saan ka magpunta. Ulitin ko yon. Kahit saan ka magpunta, tingnan mo yung paa mo. Huwag mo sabihin kailangan mo ng nail polish. Okay, tingnan mo lang. Huwag mo i-judge. Tingnan mo yung paa mo. Yung paa mo na yan, kahit saan yan umapak, sinasabi ng Panginoon that you should build His kingdom saan ka man mapunta. Nasa pamilya mo man ikaw, nasa trabaho mo man ikaw, nandun ka man sa tatlong C na isishare ko, gusto ng Panginoon na i-build mo yung kingdom niya. Sino dito yung gusto i-build yung kingdom ng Panginoon? Woo! Sumigaw na ako yun! Talaga? Talaga bang kayo yun? So malalaman natin kung tayo ba talaga yun. Bakit? Ang ambassador, which is yung ating title for today, Kingdom Ambassador, nung college ako, yun yung part ng course ko is, inaral namin ang buhay ng isang ambassador. So meron dong isa kaming event sa school, ang tawag doon ay, ano ba yun, yung nag-role play kami, na kami ay mga representatives ng iba't ibang bansa. So kami, ako, nakalimutan, ano yung akin ata, Zimbabwe, o diba? San yun? So Zimbabwe ata yung bansa na nire-represent ko. Mas meron akong kaklase, ang bansa niya ay Saudi Arabia. Tapos nag-uusap kami, ano yun? Parang meron kaming banquet. Alam mo yung feeling mo talagang ano ka, government official, tapos ambassador kami. Tapos nag-uusap kami, meron ditong mga dessert, mga appetizer pala. Tapos sabi nung isa, kasi kunwari nga, mga taga-Saudi, sabi niya, oh, what's this? Tapos nagsabi, oh, it's kangkong. Sabi, what? It's kangkong. So parang naglolokohan kami, nagtatawanan kami. Pero may mga dumadating na mga teachers, ini-interview kami. So, how is the GDP in your country? Parang, oh my gosh, what's that? So, how are the people in your country? How many population? Kamusta naman ang culture? So, when you are an ambassador, you represent your country kahit saan ka magpunta. So, ikaw, pag ikaw ay isang ambassador, you are the highest ranking official kahit saan ka magpunta. Ulitin ko, except syempre pag nandun ka sa bansa mo. Kasi meron kang tinatawag na president or prime minister. So kunwari, sige next, meron ako picture dyan. For example, siya, he is our ambassador to the US. Okay? Siya ang ating ambassador sa US. So yan si President Trump. So siya ang nagre-represent ng buong Pilipinas sa US. He is the highest ranking official. Na ano ang sabihin niya, may power. Bakit? Kasi pinadala siya ng bansang Pilipinas. And what else? Kung ano ang gawin sa kanya, ginawa mo na rin sa buong Pilipinas. So kung kunwari binastos yung ating ambassador, naku, maaaring mag-cause yan ng war. Why? Kasi hindi mo na binastos ang isang tao, binastos mo ang buong Pilipinas. Ang ilang, ang 100 million na Pilipino. Why? Because as an ambassador, he represents the whole country. And an ambassador has what we call diplomatic immunity. Sabi nga natin, immunity! Na hindi siya pwedeng basta-basta na lang i-arrest. Hindi siya pwede, kunwari meron siyang nagawang mali against dun sa bansa, hindi siya pwedeng basta-basta na lang ikulong.
Why? Because again, it may cause war and tension dun sa dalawang bansa. Meron siyang tinatawag na diplomatic immunity na siya ay matatry kapag nakabalik na siya sa Pilipinas. Why? Kasi iniiwasan na ma-shame or ma-step mo yung boundaries mo dun sa bansa. Sino dito yung meron kayong course on history or constitution or yung course nyo on ano pa ba? Yung mga polsay, ito alam ko si Cha ay polsay yan. Diba ang state, ang bansa, meron niya tinatawag na nagsisimula sa S. Yung mga magaling dyan sa governance na mga subjects nila. Ano yung S? Ito yun, correct. Sovereignty. So, bawat bansa meron yung sovereignty na hindi mo pwedeng apakan. Kaya nga, an ambassador ay very powerful. Sabi nga natin, powerful. So, anong connection nun sa atin? Meron ba ditong gusto maging ambassador? Ako dati gusto ko maging ambassador. Pero na-realize ko, ang tagal pa lang mangyayari yun. Kasi marami kang levels na gagawin. So, tayo din, pero ito, kung hindi ka pa maging ambassador ng Pilipinas, ngayon pa lang, ambassador ka na ng Panginoon. In 2 Corinthians 5 verse 20, baka sabihin niyo, pauso ko lang yon, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. So yun yung ginagawa mo as an ambassador. Ang ambassador sa isang bansa, ang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng relationship. Binibuild niya yung relationship para magkaroon sila ng mas maganda pang partnership. Sasabi ng ambassador, sir or president, pwede po bang ganito yung gawin natin? Mag-partner tayo. Binibuild niya yung relationship dun sa representatives ng bansang yun. And tayo, as Christ's ambassador, God is using us to what? To reconcile people to God. Ikaw yung ginagamit ng Panginoon para magbalik ng maayos na relasyon ng tao sa Kanya. So as kingdom ambassadors, ano ba yung pwede mong gawin? Saan ka ba magsisimula to build His kingdom? First C, sa church. Sabihin nga natin, church. Sa church. Okay, lalabas na yan in a while. Okay, sa church. Building the church now. Mamaya explain ko kung ano yun. Marami sa atin, listen to this. Marami sa atin, iniisip natin na bago ka pumunta sa church or sa physical church, dapat okay ka. Dapat mabait ka. Dapat malalim na yung pagkakakilala mo sa Panginoon. Dapat spiritual ka. Dapat banal ka. Papasok ka lang sa church pag lahat yun na-achieve mo. Kaya ibang tao, iniisip nila, uy, tara, punta tayo sa youth gig, masaya doon. Yung ko dyan! Baka masunog ako! Meron na bang nagsabi na sa inyo? Baka pag-apa ko pa lang, kung papasok ka ng church, baka pag-apa ko pa lang, umapoy na, yung may lumabas na steam, kasi unti-unti, nasusunog na, pag-apa ko, parang hanggang sa pagpunta mo dito sa harap, wala ka, abo ka na. Because many people think na bago ka pumunta sa church, dapat malakas ka. Dapat malalim yung faith mo. Dapat kilalang-kilala mo na ang Panginoon. So lahat na mga ganun yung paniniwala, basagin nyo na yun. Sabi mo sa katabi mo, basagin mo na yun. Hindi yun tama. Okay. Maling pananaw po yun. Maling pananaw na papasok ka sa church pag okay ka. Ay, di muna ako mag-church, di kasi ko okay. Pero nakaka-relate? Ay, hindi muna ako magpapakita kasi hindi ako okay. Yung cell leader mo, yung cell leader mo, bato-bato sa langit, ang tamaan ay binabago ni Lord. Amen? So habang nag-chat-chat sa'yo si cell leader, habang nag-chat-chat si cell leader, ang kinakanta niya, this is how I fight my... Kasi di talaga nag-reply yung mga cell members, di ba? Tapos,
Nililay hands na niya yung cellphone. Lord, mangusap kayo, Lord, sa itetext ko ngayon. So, marami nagre-react na sa likod. Habang chinachat, no, seriously, listen to this. Habang chinachat, pinagpipray. Habang chinachat, nagde-declare ng blessings. Habang chinachat, sinasabi, Lord, and parang nakaka-relate ako masyado, no? Lord, habang kinakausap ko to, baguhin niyo yung buhay nitong disciple ko na to. Baguhin niyo yung buhay nitong taong to. Tapos chinachat mo. Tapos anong gagawin, isisin ka? Ano ba yung point ko? Parang nawala ako sa point. Joke lang. Bakit? Bakit di ka makasagot? Kasi ang nasa isip mo, sasagot lang ako pag okay na ako. Sasagot lang ako pag maayos na yung relasyon ko kay Lord. Sasagot lang ako, magpaparamdam lang ako, magpapakita lang ako, magiging active lang ako, magiging on fire lang ako kapag maayos ang relationship ko sa Panginoon. Listen to this. Kahit anong gawin mo, kahit umiyak ka ng dugo na hindi ko alam kung kaya mong gawin, hindi mo kayang ayusin yung relationship mo sa Panginoon. Why? Because only Christ can do that to you. And you can experience that if you will just come here in church and let the Lord change you from the inside out. Amen? Sige, palapakan natin si Lord. Come on, huwag kayong mahiya. Maraming tao feeling nila pagpasok nila sa church, listen to this. Maraming tao feeling na pagpasok nila sa church dahil ang tagal kong di nagpakita, dahil hindi naman ako malapit sa Panginoon, dahil first time ko lang to, feeling ko i-judge ako ng tao. Feeling ko pagpasok ko, mako-condemn lang ako. Yung mga tao dyan, kung paano tumingin, mula ulo hanggang pa, i-judge ka. Maraming tao ganun yung thinking nila na pag pumasok ako sa church, wala akong ibang mararanasan, wala akong ibang mararamdaman, kundi ang tao i-judge ako. Na para sasabihin mo, don't judge me, I'm not a book. Diba? Don't judge me. Maraming tao, ganun yung thinking, kaya hindi makapasok-pasok sa church, kaya hindi makaapak sa church. Bakit? Kasi ang dami pumapasok sa isip. Feeling nila, hindi ako okay. Feeling nila, may sakit ako. Listen to this. Yung iba, may sakit ako. Hindi ako pwede pumasok sa church kasi kailangan pagpasok ko, magaling dapat ako. No! The church, this church, create po ang church so that people can come and experience healing. So people can come and experience restoration. So people can come and experience reconciliation. Kaya nga, unang-una po ito, where do we need to build the kingdom of God in the church? Noon nandun po kami sa conference last week, there's this pastor, youth pastor siya. Sabi niya, every time I'm in church, I feel condemned. Every time I'm in church, I feel people look down on me. The place where there's an important or a strong need for restoration is inside the church. Bakit ang dami dito sa loob ng church broken? Tingnan mo yung katabi mo. Broken ba yan? Ang dami sa church broken. Ang dami sa church suffering. Ang dami sa church depressed. Ang dami sa church may struggle. Kaya nga, dito sa church, sinasabi diba natin, come as you are. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Kasi hindi naman ikaw yung magbabago sa katabi mo, kundi ang Panginoon. Sabi sa Ephesians 4 verses 11 to 13, I pray and I hope that we can see this happen in the church. Ephesians 4, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Gusto ng Panginoon, He wants to build this church up. Sabihin nga natin, build this church. Point one ko, church. At yung sub-point nun is, build the church
Now. Sabi mo nga, now. We're not gonna ask the Lord to build the church in the future. Lord, i-build niyo yung church namin kapag lahat kami malalim na. Lord, i-build niyo yung church namin kapag lahat kami nagsispeak in tongues na, kapag lahat kami nagpa-prophesy na, kapag lahat kami pastor na. Kasi gusto ng Panginoon ngayon pa lang i-build na niya yung church. Merong five na na-point out doon. Prophets, apostles una, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And I'm so amazed, kasama ko doon sa 10 years pataas na nandito sa church. Actually, magta-20 years na ako dito sa church. 1999 ako nag-start. So, simula na nag-start ako hanggang ngayon, I'm amazed kung paano, listen to this, kung paano ang Panginoon nagre-raise up ng mga pastor sa church. Siya dito gusto magpastor, taas sa kamay! Pastor ka na eh. Yung gusto pa, I'm amazed kung paano ang dami ni Lord tinatawag ng mga kabataan para magpastor. But you know, this church, hindi lang pastor ang nire-raise up natin. God wants to raise apostles. God wants to raise prophets. God wants to raise evangelists and teachers. Kaya nga, na-amaze ako nung nagkaroon tayo ng recently, yung training, sino naka-attend doong healing, prophecy, and deliverance seminar? Taas ang kamay. Come on, taas nyo. I'm amazed. Sige, baba nyo na. I'm amazed. After that, after nung ginawa natin na yon, yung training natin, yung we ask God for visions, tama? Nangingi tayo kay Lord ng word, nangingi tayo ng pictures, tinuloy-tuloy natin yon. Tinuloy namin yon sa cell group namin, ino-on the spot ko sila, okay, mag-prophesy ka dun sa taong yun. Sila, hello, ate, sasabihin ko. Parang nag-iba yung boses. Sasabihin ko. But you know, nung sinimula namin yon dun sa mga kasama namin sa cell group na hindi nakasama sa training, na-amaze kaming lahat. Bakit yung mga sinasabi sa pool na sa pool? Yung mga sinasabi na pictures or word from the Lord, related na related sa kanila. And then, nung nagpunta kami last week, sa isang anniversary sa Malaya, sa Rizal, yung mga kasama ko doon, taas naman na kami yung mga kasama ko doon. Woo! Yes! Ilan lang kami, pero we prophesied doon sa mga nandun sa church. Nag-declare kami ng encouragement, nag-declare kami ng comfort, nag-declare kami ng strength. Kasi sila, na-amaze din sila. Na-amaze kami. Why? Because God, Christ can use the church now. And listen to this. I want this to be clear. Okay? Ang church, hindi po yan ang pastor. Ang church, hindi po yan ang cell leader. Ang church, tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. The church is you. Ikaw yun. So huwag ka na maghanap ng tao, uy, kailangan daw nito magpa-pray announcement, yung mga cell leaders po dyan, punta po dito sa harap, meron po magpapa-pray. Huwag ka na maghanap, ikaw na yun. Huwag ka na maghanap na ibang tao para mag-pray dyan sa kasama mo, sa kaklase mo. Bakit? Kasi wala nang iba, kundi ikaw na yun. God wants to build this church now because this generation is in great need. Kailangan ka ng generation na to. Kailangan ka ng mga tao sa paligid mo. And listen to this, ito yung nakakalungkot. Kapag ang mga kabataan, sigaw nga mga kabataan, pag ang kabataan hindi nag-rise up, pag ang kabataan sa church hindi tumayo, sige tayo nga kayo, tayo mga kabataan. Yung tayo naman na hindi, di ba tapos? Yung tayong ambassador, yes. Okay, tingnan niyo yung paligid niyo. Tingnan niyo yung paligid niyo. Okay, halos lahat ng mga nakatayo kabataan, tama? Pag hindi, listen to this, habang nakatayo kayo, pag hindi nag-rise up ang mga kabataan, mamamatay ang church.
pag hindi, listen to this, kung sa church natin, hindi tumayo ang mga kabataan, hindi nag-rise up, hindi claim na mga kabataan yung position niya na tinawag ako ng Panginoon as an ambassador, hindi lang ako taga-upo, hindi ko lang binibigay sa pastor ko, hindi ko lang yung binibigay sa cell leader ko, ako mismo ang may gagawin, ako mismo ang isi-send out ng Panginoon to build this kingdom, pag hindi na inisip yun ng mga kabataan, mamamatay ang CIF. At kapag ang kabataan sa ibang lugar, sa ibang parte ng Makati, hindi na rin nila inisip yon, mamamatay yung church nila. Hanggang eventually, yung buong Makati, listen to this, yung buong Makati mamamatay. Hanggang yung buong Makati, pati na yung katabing bayan, na wala na ng hope yung mga kabataan, di na nag-rise up yung kabataan, mamamatay na rin yon. Hanggang sa ang buong Pilipinas na ay mamatay. Sige po tayo. Bakit namatay na yung hope, namatay na yung faith? Kaya nga I declare that is in this generation, I declare, I decree, and I declare that in this generation, God will raise up prophets. Hindi to maging, sino gusto maging prophet? Taas ang kamay. I declare that God will use you as a prophet. Sino dito ang gusto maging teacher? Teacher of the Word of God, I declare that God will use you in this generation. So God wants to raise up your generation. Why? Kasi hindi ka lang niya gagamitin to build yung physical church, but as students, obvious na yung pangalawang place where you can build this kingdom is in your campus. First C is the church. Second C is in the campus. God wants you to build His kingdom in the campus because He wants to build the next generation. Sabi nga natin, generation. In 2 Timothy 2 verse 2, this is Paul talking to Timothy. Listen to this. Sabi ni Paul, "You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others." Wow! Bilangin nyo ilang generation yun. Paul, na pinasa kay Timothy, so pangalawang generation, tapos ano sabi niya kay Timothy? Timothy, maghanap ka ng mga trustworthy people, that is the third generation, who will be able to pass them on to others, that is fourth generation. So if we want to have an impact in this generation, thank you, Nicole. Kung gusto natin magkaroon ng impact, there's no better place to do it but in the campus. Sino po dito ang nasa campus? Taas ang kamay. Parang nahihiya kayo. Ayaw nyo na mag-aral. Sige, come on, raise up your hands. Taas nyo yung kamay nyo. Sige, baba na natin. If you are in the campus, huwag ka nang maghanap pa ng ibang lugar para gamitin ka ng Panginoon. Huwag ka nang tumingin pa kung saan-saan. At please lang, huwag ka nang magturo. Okay, ang pagtuturo, ginagawa lang yan pag bumibili ng pagkain. Pabili nga po nito. Pero kapag tinatawag ka ng Panginoon, huwag ka nang magturo. Okay, Abby, gagamitin kita sa pituguhan. Lord, ako, siya na lang. Busy ako, Lord. Okay, Marian, gagamitin kita sa iyo. Lord, siya na lang, Lord. Lord, eto, nagtulak ka pa eh. No? Lord, ang ganda ng qualities nito. Matalino, mapait, masipag. Sabihin ni Lord, huwag ka na kung saan-saan pa tumingin. Kasi ikaw yung gagamitin ko. Ikaw yung gagamitin ko in your campus. Why? Because God wants to build your generation. God wants to build the next generation. So what do you do? Ikaw, gustong-gusto mo naman talagang mag-stand out. Tama? Yung mga kabataan ba dito gusto nyo mag-stand out sa school nyo? Meron akong 3 words na para sa inyo. Yes, 3 words. I have 3 words for you. Do hard things. If you want to impact the next generation, do hard things. Do hard things. May 2 pogi dyan sa harap.
Pero yung mga asawa na yan, kasi ka-generation ko yung mga yan, okay? Si Alex and Brett Harris started this what they call revelation. Nagre-rebel sila against low expectation. Why? Because in our generation, isipin nyo to ah, generation pa lang namin, alam nyo ba, na ang baba na ng tingin ng ibang tao. And you know, mas tumindi pa to ngayon. In your generation, napakababa ng expectations sa inyo ng mundo. Sasabihin ng iba, bata pa yan, kaya hayaan mo na. Bata pa yan, kaya hindi pa yan makapag-lead ng cell group. Bata pa yan, kaya wala pa yung alam. Bata pa yan, kaya mababaw pa lang yan. So napakababa, people have low expectations of you. Dahil bata ka pa lang, ito pa lang yung kaya mong gawin. Bata ka pa lang, hindi ka pa pwede magpastor. Bata ka pa lang, hindi ka pwede maging prophet. You know what? Yung binabasa ko yung book, yung mga umatendong training ng prophecy, deliverance, and healing, yung book na ginamit doon, si Pastor Matthew Helan, sabi niya, there's one time, nag-training ako ng mga kabataan, nag-training ako ng church, tapos sabi niya, yung pinaka matindi mag-prophesy, sabi niya, at itong taong to, yung mga pinag-pray niya for healing, lahat gumaling, tanong niyo ako ilang taon? 12 years old. Sa buong, listen to this, hindi to ano lang ha, hindi lang to small group. It's a church. Nag-training siya sa isang buong church, tapos itong 12 years old na to, siya yung pinakamatindi yung ginawa. So don't let, Timothy said that, don't let anyone look down on you because you are young. But set an example in speech, in your actions, in your faith. So ikaw, tanong ko, are you doing hard things? Are you doing hard things in your school? Do hard things. You challenge yourself. You make an impact in your school. You make your mark. Make your mark in this generation. Hindi nyo kailangan gumawa ng napakalaking bagay. You just have to do things different sa ginagawa ng ibang tao. Tanong ko, anong year ka na? Tanong mo yung katabi mo, anong year ka na? Bago magtapos yung school year, mag-isip ka, Lord, ano ba yung pwede kong gawin to make my mark in my school? Lord, ano ba yung pwede kong gawin? Kung never ka pang nag-pray for your school question, sino dito yung pinag-pray mo yung campus mo, taas ng kamay? Yung totoo lang ah, hindi ko naman kayo i-judge. If you're sincerely praying for your campus, keep on praying. At kung ikaw hindi mo pinagpipray yung campus mo, pag-pray mo na. Why? Lahat na nang gusto mong hanapin nasa campus. Lahat ng mga taong broken, lahat ng mga taong insecure, spirit ng lying nandun, lahat ng mga perverseness, lust, ano pa, depression, antichrist, this generation, yung mga kaklase nyo, yung mga kaibigan nyo, gagamitin ka ng Panginoon para sa kanila. Last year na nag-start kami ng cell group sa St. John Bosco, for many encounters nang nagsidaan, lagi namin silang sinasign up. Okay, attend kayo. Attend kayo. Attend kayo. May umaattend. Isa, dalawa, isa, ganun. Iilan lang. And then finally, sabi ko, Lord, ano bang gagawin namin sa mga kabataan ng St. John Bosco? Then God gave me wisdom. Sabi niya, bakit mo ba sila pinipilit pumunta sa church? Why not dalin mo muna yung church sa kanila? So kinausap namin yung admin doon. Isang hapon lang to ah. Dala ko yung letter. Pasok ako doon sa office. Wala akong appointment. Pero nagtanong ako, Eliza, pwede ba natin kausapin yung admin? Sabi, sige ate, tanungin ko. Pumayag yung admin, kinausap ko siya. Sabi niya, ay, wag ako yung kausapin mo, yung isa naming teacher. Kinausap ko yung teacher because, sir, nag-start pa kami ng cell group dito last year. Gusto po namin, bago graduate yung mga grade 12, meron kami maiwan, meron kami maging impact sa kanila. Sabi niya, okay, game, go. Wow! Ang dali mo kausap! Sabi niya, game. Sabi ko, oh, sige po, hindi ko na alam sa sabihin ko. Sige po, next year po natin gawin. Sabi niya, okay, game.
Give me 2 days. So nag-isip kami ng araw. Nagbigay na siya sa akin 2 araw. At sabi niya, i-re-require natin lahat ng grade 12 na umattend dyan. I-re-require natin lahat ng grade 12 na umattend dyan sa gagawin yung character development and leadership formation. So bago sila graduate, gusto namin meron silang magawa. Meron kaming maiwan sa kanila bago sila umalis sa kanilang school. So early next year, kung available kayo, sama kayo sa amin, we're gonna do something amazing sa St. John Bosco. At ayaw ni Lord na St. John Bosco lang. Gusto niya yung Pitugo High School. Sino yung mga taga Pitugo High School? So nag-start yung school year, we prayed for Pitugo High School. Pinag-pray natin yung school nyo. Sinet, listen to this. Sinet na ni Lord, ni-ready na ni Lord yung atmosphere. Ikaw na lang yung inaantay. Ang tanong ni Lord, ano na bang gagawin natin? Ikaw na lang. Mga taga University of Makati! Pinag-pray natin ang UMAC. Tinayuan na natin na Lord, dito kami, nag-aral sa UMAC, meron kaming gagawin. Inaantay ka na lang ni Lord. Nakaset na. Ano ba yung school? Pero dito ko graduate na. Sa PUP. Diba? Hindi ni Lord dinala ka lang sa school mo para magpasa ng requirements, para mag-recite, pero may gagawin ka sa campus mo. So be Christ Ambassador. Sabi mo nga, be Christ Ambassador. And lastly, community. Yun yung third. Church, campus, and community. For 33 years now, at magta-34 na tayo sa November 18, alam niyo po, kung saan-saan na napunta yung church. Nandun tayo before sa Katabing Street, sa may eskwela. Napunta po tayo sa Orense. Nagkaroon po ng time na wala tayong physical church. Meron po tayong mga tinatawag na zones. Meron pong zone dito sa Pitugo. Meron sa Sembo. Meron pa sa South Sembo. So, hiwa-hiwalay kung saan-saan na po tayong napuntang lugar. But we're still here in Makati. Why? Because God called us to be here. Alam niyo po ba na ang pangalan ng church before ay Guadalupe Christian Fellowship? So ang vision natin, we want to impact Guadalupe. Guadalupe Nuevo, Pitugo, we want to make an impact in Makati. So ang gagawin natin, we will change and we will build the culture. Pag sinabing culture, binabago mo yung way of life. You change mindsets. Kaya simulan natin gawin yon here inside or in our church. 3 points. Ano yung una? Church. Ano yung pangalawa? Campus. Ano yung pangatlo? Community. And as I close, meron po ako kwento na kwento tungkol sa akin. 2 years ago, nag-immersion po ako sa Quezon province. Nakwento ko na to sa iba. Sa General Nacar. Picture please. Sa General Nacar, Quezon, noong January 2016. That's me. That's my kasama sa immersion, si Jill. And that's the kalabaw in the middle. Okay? So, diyan kami naliligo, diyan kami naglalaba ng 2 damit namin for 2 weeks. So, 2 lang damit namin for 2 weeks. Every other day lang kami maligo. Joke lang. Every day kami naliligo. And then, nung nandun ako, 2 years ago, January, that was the time na confused ako. Because, Lord, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Seriously, I was asking God, Lord, tutuloy ko pa ba yung calling niyo sa akin para maging youth pastor? O Lord, ile-let go ko na ba yun at magpo-focus na lang po ako sa ministry ko. Magpo-focus na lang po ako, Lord, sa pagsasayaw. Yes. Magpo-focus na lang po ako, Lord, sa pagkanta. Joke lang, hindi ko yun inisip. Okay? So, nagsisik ako kay Lord. Lord, ano bang gagawin ko? I was asking God, sobra akong confused. That was the time na parang napapagod na ako sa trabaho ko, napapagod na ako sa sabay-sabay na ginagawa. Kaka-start pala ng year, napapagod na ako, o di ba bongga ako? And then, bago matapos yung immersion namin dyan sa Quezon, meron akong na-meet na isang kabataan. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya,
Tago na lang natin siya sa pangalang Kris. Okay. Kris, meron ako na-meet na isang kabataan, high school student siya, nag-aaral siya sa Quezon, at isa siyang katutubo. Kasi itong kabataan na to, nagkakentuhan kami sa may ilalim ng kubo. Yes, napaka-dramatic ng scene. Parang pang-prod siya. Nasa loob kami ng kubo, nagkakentuhan. Yung bahay na tinitirahan namin, walang kuryente. So paggabi na noon, 5 p.m., medyo madilim na, nag-start kami magkwentuhan. Sabi ko sa kanya, kamusta naman yung school mo? Niya, okay naman po ate, masaya. Dami ko natututunan. Sabi ko, ngayon lang kita nakita after 1 week. Sabi niya, opo ate, kasi doon po ako nakikitira sa teacher ko. Kasi po, pag dito po ako umuwi sa bahay, maglalakad po ako ng isa't kalahating oras. Tatawid po ako ng tabing dagat, ng bundok, ng river, para lang po makapunta sa school. So nakikitulog po ako. Sabi ko, ah, ganun ba? Sabi ko, kamusta naman yung mga kaklase mo? Medyo madilim na nito. Sa ramdaman ko, na habang nagkukwento siya, medyo nanginginig na yung boses niya. Na parang, ate, parang gano'n na. Parang nagpipigil na siyang umiyak. Actually, ate, hirap na nga po ako sa school. Biko bakit? Kasi po, katutubo nga siya. So, di ba yung mga katutubo, minsan, iba yung complexion nila. So, siya lagi daw siyang nabubuli. Tuwing pumapasok siya sa school, inaasar siya ng mga klase niya. At ito yung malala, maging yung mga teachers niya, nilulook down siya. Napakababa na expectation sa kanya. Bakit? Kasi sa buong tribo nila, kung saan kami nakitira, yung buong tribo nila, wala pang isang gumagraduate. So siya sabi niya, ate, ang hirap-hirap nga, hindi ko nga alam kung gagraduate pa ako ng high school kasi wala namang ibang naniniwala sa akin. Ang layo-layo ko sa pamilya ko. Yung isa lang nagsusuporta sa akin, yung teacher na nag-aalaga sa akin. Tapos habang nagkukwento siya, naiiyak na rin ako. Buti na lang madilim. So habang nagkukwento siya, punas agad ako ng luha ko. Tapos sabi ko, alam mo, bilib ako sa'yo. Sabi ko, thank you dahil isipin mo yung first time namin nakita. Tapos parang binuhos niya na sa akin lahat. Na para bang best friends kami. Kinukwento niya na sa akin yung buhay niya. Sabi ko, thank you dahil kinuwento mo sa akin yung parte ng buhay mo. Dahil nga nagpipigil ako na iyak, ang nasabi ko na lang, kaya mo yan. Tayuan mo yung dream mo para makagraduate sa pamilya mo. Yun lang yung dream niya. Gusto niya makagraduate kasi babalik siya dun sa tribo nila para turuan yung mga magulang niya, yung mga lolo, mga lola niya, yung mga tita niya, tuturuan niyang magbasa. Tuturuan niyang magsulat. Tuturuan niyang mag-English. Para daw di na sila maloko. Para daw hindi na maago yung lupa nila sa kanila. Yun lang, ganun kasimple yung pangarap niya. And after that, siguro akala nung batang yon, wow, meron akong nasabihan. Wow, si ate nakinig. But you know what? That night, sabi ko, Lord, isang linggo na ako nandito. Hindi ko alam kung ba't ako nandito. Ano ba ginagawa ko? Nakikikain kami ng pagkain ng ibang tao. Nakikibanding kami sa mga kabataan na to. Hindi ko alam ba't ako nandun. And then finally, I remember that, Lord, you brought me there. Dinala niyo ako, Lord, doon sa lugar na yon at the start of the year, nung 2 years ago, para mabalik yung love ko for this generation. Yung love ko for the young people. Why, in the story of Nehemiah, as I end, pakita naman natin si Nehemiah and the wall. In the story of Nehemiah, there's a story in Nehemiah verse 2 to 4. Si Nehemiah, last week, ang pinakilala ko si Noah. Noah is a builder. And Nehemiah is also a builder. Nehemiah, during his time, he felt broken. Bakit? Kasi yung walls of Jerusalem, basag. Yung walls of Jerusalem, sira. So parang sabi ni Nehemiah, Lord, yung city namin, Lord, it's in shame. Why? Kasi sira, Lord, yung walls. Parang we can be attacked. We can be looked down. Bakit kasi sira yung walls?
At sabi ni Himaya, Lord, I want to rebuild the walls of Jerusalem. At nung nagsistart siya, listen to this, so nagsistart si Nehemiah na i-rebuild yung wall, lahat ng tao sa paligid niya, niriridicule siya. Niloloko siya, hindi naniniwala sa kanya. Sabi sa kanya, i-rebuild mo yan, di mo yan kaya, di mo yan magagawa. But in Nehemiah 6 verse 16, sabi doon, next, tingnan natin Nehemiah 6 verse 16. When all our enemies heard about this, that was the time na na-complete na yung wall. Natapos ni Nehemiah i-rebuild yung wall after 52 weeks. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. So, kung ikaw, you want to build your generation, you want to build our church, God, I want to be part of you building our church. God, I want to be part of you building my campus. God, I want to be part of you building our community. At sasabihin sa'yo ng mga tao, ang laki mo namang mangarap. Grabe ang OA mo naman. Generation talaga. Grabe, ganyan ka talaga mag-isip. Napakalaki ng pangarap mo para sa'yo. People may ridicule you. People may have low expectations of you. Pero tulad ni Nehemiah, God will make you realize that the work will be done because of Him. Can you all stand up as we pray? As we close in prayer, I have two invitations. Two and a half. First invitation, if this is your first time, first, second, third, hanggang fourth time, I want you to come here in front and we're gonna pray for you. Doon po sa mga ushers, come on, let's do this quickly. Kung yung kasama nyo or meron kayong kilala na first to fourth time, please usher them here para po mapag-pray natin. And second invitation, sige, dito po tayo sa gilid and papag-pray namin kayo. Second invitation, if meron kang longing, desire, na Lord, I want in this generation, sige, dito tayo, andyan si Ate Bern, hindi siya nangangain. Lord, I want that in this generation, Lord, gamitin niyo ko to heal, to prophesy, to speak life. Yung prayer mo, Lord, I want to make my mark in my generation. I want to make my mark in my church. I want to make my mark in my campus, in my community. Lord, sa Luzon Street, sa kung nasa ang street ka man, Lord, I want to have an impact. If that is you, if that's your prayer, at the count of three, I want you to come here in front so that we can pray for you. Sige po, 1, 2, 3. Sige, lapit lang kayo dito. Move closer. And for those na nag-remain in your seats, we're gonna stir this place with an atmosphere of faith. Okay ba yun sa inyo? Gusto nyo ba yun? We're gonna stir this place with an atmosphere of faith. So I want you to find a partner by twos, babae sa babae, lalaki, yung mga bago, pwede po natin silang lapitan. Lapitan po natin sila by pair. Even yung mga nasa multimedia, nasa soul, we're gonna stir an atmosphere of faith. Even yung worship team, we're just gonna pray. Okay? So as we do this, and later on kayo din, pero pagpipray muna namin kayo, kasi may special calling si Lord sa inyo. Sige, lapit kayo dito. Isang linya lang kayo dyan sa harap.
Okay? Doon sa mga nandyan po, I want you to start, okay, I want you to do two things. Kaya siya 2.5. Kayo yung half. Okay? This is what you're gonna do. First, pag-pray nyo po yung partner nyo. Okay, mag-declare kayo. If umattend ka na ng training, I want you to prophesy to your partner. I want you to speak life. Sabihin nyo yung pinapasabi ni Lord dun sa partner nyo. Hindi lang kami na tumatayo dito sa harap ang pwedeng gumawa nun. Kayo po mismo, just come to God, ask God, Lord, ano yung gusto nyo sabihin sa partner ko? So if you can give time, wag po kayong sabay mag-pray. For each other lang to ha. Pag-pray mo na nung isa yung isa, tapos yung isa pag-pray yung isa. Speak life, ask God for words, ask God for visions. And then after that, after yung pag-pray yung bawat isa, I want you to prophesy. If you're in school, I want you to prophesy over your school. Kung ikaw nag-aaral ka, you prophesy, pwede na kayo magsabay dito, okay? You prophesy over your school. Ano man yung school mo, speak life. I-break mo lahat ng mga curses, lahat ng mga betrayal, lahat ng shame, lahat ng sickness. And then if you're in your workplace, you prophesy over your workplace. Sa mga magulang, you prophesy over your family. Sa mga nasa community, wala ka sa school, wala ka sa workplace, you prophesy over your community. Can we do that? Sige, you can start doing it. Come on, just stir up an atmosphere of faith in this place. While we pray here in front. Thank you.
Can you all stand up as we close, and while we wait, dun po sa mga hindi pa tapos mag-pray. Come on, just keep on worshiping God. We're in an atmosphere of faith right now. Oh, Spirit of God, stir us. Stir us. Thank you so much, God. Atmosphere of faith, an atmosphere of encouragement in this place. Oh, overflow in us. Come on.
overflow in this place. Overflow in this place. Fill our hearts with your love, surround us. You're the reason we came to encounter your love, surround us. Overflow in us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love, surround us. Oh, it's so you, God. Come on, raise up your hands, both hands to God. Yes, your kingdom come. Your will be done. Yes, hear us in heaven. Come on, say the Spirit of God, fall afresh on us. Oh, yes. We need your presence. Oh, yes, oh God. Oh, let your kingdom come. Thank you so much, oh God. Thank you so much, Holy Spirit, for stirring us, for stirring in us the faith, the passion to build your kingdom wherever we are. And God, I declare that you raise up this generation, raise up this generation, that Lord, in this generation, we will see fulfillment of promises. We will see in this generation healing, Lord God, prophecy, signs and wonders, Lord, that people will be drawn to church because they experience your love. They experience life in the church. Thank you so much. Anoint us, Lord God, with your Spirit. We bless you. We thank you, Lord God. Use us in this generation. In Jesus' name we pray. Come on, let's give God praise. Amen. We can all sit down. Sino po dito ang ambassador ng Panginoon? Itaas sa kamay. Amen. And this time, we will be